ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa may lala. Tanay inako niya hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kaniyang pinakamalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kaniyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo, si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito,
ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinagyaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at Siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na Siya'y purihin. Ang kadakilaan Niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao,
at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mapalad na umaga po sa lahat. Noong isang araw, ako ay nagulat dahil yung aking kaibigan na Chinese ay ikinasal na. Dahil bago po ako naging pari, ako po ay nagturo sa China ng 2 taon. Naging kaibigan ko tong co-teacher ko at akala ko nakalimutan niya na ako dahil iba yung email na kaniyang ginamit. Nagpadala siya ng picture ng kanilang kasal. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Dahil gusto kong ibahagi na nung kami ay nag-uusap, sinabi niya sa aking, "I do not believe in God. I only believe in myself." Hindi ako naniniwala sa Diyos. Naniniwala lang ako sa aking sarili. Pero mabait po. Siya ay napakabait na tao. So bilang Kristiyano, iniisip nating hindi pala sapat na ikaw ay mabait lang. Kailangan yung bait na nararamdaman mo o yung bait na ibinabahagi mo ay nanggagaling sa bait ni Kristo. Dahil magiging self-centered ang isang tao kung walang Diyos sa kanya. Kung ang sarili lang niya ang naiisip niya, lahat ng kaniyang gagawin ay palaging tama na naaayon sa kaniyang standard. Pero iba pala ang standard ng Diyos. Iba pala ang kaniyang pamantayan. Dito sa ating narinig na ebanghelyo, kaniyang ipinapakita kung ano ang mapalad sa hindi mapalad. Ang ebanghelyo ay tungkol sa blessing and curse. Kapag ganito ka, ito ang biyaya o blessing na iyong matatanggap. Pag ganito ka naman, ito naman ang kaparusahan na nakalaan para sa iyo. Ibig sabihin po, tayong lahat na sumusunod sa Diyos, sumusunod kay Jesus, ay nakasalalay ang ating gantimpala sa kaniyang salita. Hindi po ito probably literal na dukha. Mayroon po kasing mga taong dukha pero napakayaman sa kabutihan. Merong mga taong mayayaman pero parang dukha at nais pa ng sobra-sobra sa kaniyang buhay. May mga tao pong nagugutom. Hindi dahil sa gusto nilang magutom o dahil sa sila ay tamad. Ano yung pagkagutom na iyon?
pagkagutom sa Diyos. Dahil ang taong palaging sapat at sakto sa kaniyang pananaw na hindi kailangan ng Diyos, sa katotohanan, siya ay nagugutom sa salita ng Diyos. Siya ay nagugutom sa pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya po sa Ebanghelyo, kung tayo'y tumatangis, kung tayo ay nakararamdam ng rejection dahil sa Diyos, ito ay dahil tayo'y naniniwala at sumusunod sa Kanya. This is the reversal. Mababago ang lahat. Mababago kung ano ang ating pakiramdam kung tayo ay magtatamasa ng ginhawa ng Diyos sa kaniyang kalwalhatian. Ang pagiging dukha ay pagsalalay ng buhay sa Diyos. Nawala tayong inaasahan sa ating buhay kung hindi ang Diyos na mapagbiyaya at mapagpala. Hindi po ito paglagay sa negatibong emosyon kung hindi paglalagay ng buong-buong buhay para sa Diyos upang tayo naman sa ating pagsunod sa Kanya, sa paniniwala sa Kaniyang mga salita, ay mangyari ang pagiging mapalad sa Kaniyang kaharian. Tunay na tayo ay mapalad sapagkat sa paningin ng Diyos, dukha ang ating puso sa Kaniyang pagpapatawad. Tayo ay mapalad dahil nagugutom tayo sa Diyos. Nagugutom tayo sa presensya ng Diyos. Tayo ay tumatangis dahil sa mga bagay nararanasan natin ngayon. Pero ang lahat ng ito ay may kapalit na pagpapala at pagbibiyaya ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang Kaniyang mga anak sa kaharian. Manalangin tayo sama ng may tunay na puso. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusik, iniinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian na naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing. Naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayang inihanda mong maging amin.
sapagkat ikaw ay aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain, ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kaniyang tagubilin, inialay namin ang buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yeso Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanang dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal, ay magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Hello.